anak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopian iyuniko. Siya ay tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandasi o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumampalataya sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng iyunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang iyunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot niya.
At si Pilipi inanyayahan niyang sumakay sa karuwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng iyunoko kay Filipi. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Filipi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng iyunoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Filipi, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Filipi. Pagkaahon nila sa tubig, si Filipi kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Filipi na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sang kalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Lamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya'y ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sandibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po, Father. Mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagninilay sa mga naging kaganapan sa buhay ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay o Easter. Ano bang nangyari? Ano nang ginawa ng mga sumunod kay Kristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? Sabi natin, sa muling pagkabuhay ni Kristo, pinanghahawakan na natin ngayon na tunay ang pinili nating Diyos sapagkat siya ay tumalo hindi lang sa kahirapan at kasamaan, maging kamatayan. Kaya nga sana ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, nabubuhay din ang ating pananalig sa Kanya. Yung paniniwala natin kay Kristo dapat ngayong Easter season mas lumalakas, mas tumitibay. Sabi nga, mas tumatapang na tayo. Huwag tayong maging katulad ng mga alagad noon na nagtago, hindi makalabas, natatakot sila, baka hulihin sila. Naalala ho ninyo, kahapon sa ating unang pagbasa, dalawang grupo ng tao ang narinig natin, ang grupo ni Saul. Anong ginagawa ni Saul? Binabahay-bahay niya yung mga naniniwala kay Kristo at pinapatay nila. Sinisira nila. Pero habang ginagawa nila yon, may isang grupo pa. Ang grupo ng mga alagad ni Kristo na nagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao at dako. Ngayon, pumili tayo. Saan mo nakikita ngayon ang sarili mo? Anong klaseng tao ka ngayon? Bilang isang Kristiyano, deboto ng Poong Nazareno. Ikaw ba ay kabilang doon sa mga taong walang ibang ginawa, kundi sirain ang pananampalataya ng iba, kundi pahirapan ang buhay ng iba, kung hindi gumawa ng masama sa iba? Ang dami mong time. Bising-busy tayong naninira ng buhay ng iba.
bising-bisi tayong naninira ng pananampalataya ng iba. Alam po ninyo, nung nakaraang weekend, Biyernes hanggang Linggo, ako po at si Brother JP ng Formation Ministry ay naatasang magpunta sa Aklan. Baka isipin ninyo, wow, si Father, pabakasyon-bakasyon na lang. Hindi ho nagbakasyon, sapagkat nandoon ang imahe ng Poong Nazareno natin sa unang pagkakataon sa Panay Island. Dumalaw ang imahe ng Poong Nazareno. Naku po, hindi ko maiplalarawan ng husto ang nasaksihan ko sa pananampalataya ng mga Aklawenyo, ng mga taga-Aklan. Tatlong bayan sa Aklan ang dinalaw namin. Una sa Rosario, sa Malinaw, isang maliit na bayan, baryo, simbahan. Nakakatawa lang ho, pagdating namin ng Biyernes, kung anong init ng panahon, pwera biro, pagdating namin, bumuhos ang malakas na ulan. Eh yung simbahan ho nila doon, nasa tuktok, nasa taas. May hagdanan, parang groto sa Bagyo. Ito naman nagsundo sa amin, meron naman palang daan sa likuran, doon kami binaba. So naghagdan pa kami habang umuulan ng malakas. Pagdating namin doon, nakita ko nung pare habang patapos na yung misa. Sabi niya, nandito na si Father Hans. Mukhang may dala siyang biyaya dahil bumuhos ang ulan. Napagbintangan pa ako sa pagbuhos ng ulan. Tapos pagtapos ng misa, kinuwento nila, alam mo Father, kagabi, biglang nawala ng kuryente dito. Sabi ko, wala na po akong kinalaman dyan. Baka pati pag brown out, sa akin yung isisi. Pero yung dami ng tao sa isang malayong baryo, maliit na simbahan, unang dumalaw ang Nazareno sa Aklan. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Huwag mong mamaliitin ang kaalaman mo, ang kakayahan mo, ang kabutihan mo. Laging kayang gumawa ng Diyos ng dakilang bagay kahit sa maliliit, ordinaryo, at simpleng tao. Baka ikaw ang una niyang piliin at tawagin. Pagkatapos namin pumunta doon, punta kami sa pangalawang bayan, sa Banga. Alam niyo, 4 na oras, motorcade. 4 na oras. At hindi matawarang yung nakita ko yung mga tao nagtatakbuhan mula sa bukid, mula sa bahay nila, papunta sa kalsada, sasalubungin nila yung imahe ng Nazareno. Hindi kami makaupo nung pare sa dami ng mga taong sumasalubong. Binabato yung panyo. Ako'y biktima sa mukha ng bato ng panyo nila. Alam nyo ginawa? Pinagbuhol-buhol ba naman yung mga panyo? Sabay bato? O, kung gano'ng kasakit sa mukha yun. Ah, pero pag narinig ninyo yung kanilang iyak, yung kanilang sigaw, salamat, dinalaw mo kami dito sa Aklan. Baka sabihin ng iba, ang arte naman, sobra na yon, ang OA naman. Alam nyo mga kapatid, hindi natin pwedeng husgahan ang pananampalataya ng bawat isa. Ang kailangan natin, sila'y igalang, turuan, gabayan. Kagaya ng ginawa ni Felipe sa unang pagbasa sa Yunuko, sana ganun din tayo sa isa't isa. Huwag natin lagyan ng lugar at puwang ang panghuhusga, paninira sa simple at ordinaryong pananampalataya ng iba. Bagkus, gayahin natin ang ginawa ni Kristo sa Ebanghelyo natin. Walang sino mang dapat na lumalapit sa Ama, na tumatawag at naniniwala sa Diyos, ang itinataboy natin. Isa lang ang misyon natin pare-pareho.
katulad ng misyon ni Kristo, na tayo ay maging instrumento ng kaligtasan ng ibang tao, hindi ikapapahamak ng ibang tao, hindi ikasisira, ikahihirap ng ibang tao. Kaya sana mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, hilingin natin sa Panginoon, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, sana'y mabuhay ulit sa atin ang kakayahan nating rumispeto, tumulong sa ikauunlad ng ibang tao, sa ikabubuti ng ibang tao. Sumama tayo sa grupo ng mga alagad ni Kristo. Lahat tayo, araw-araw, tinatawag, pinipili ng Diyos na maging instrumento ng kabutihan, kaligtasan ng ibang tao. Huwag kang matakot at madamot. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Yun na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang mga taong humihingi ng ating mga panalangin, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga nawala ng tirahan, hanap buhay dahil sa iba't ibang kalamidad at sakuna, ang mga walang maayos na tirahan at mabuting makain araw-araw, ang mga kapatid nating nasa ibang bansa, nasa malayong lugar na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, patnubayan mo po kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula
namin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik.
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Malas o akin, Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusaya rin sakit, anong tamis o kay ganda, pagkat ito'y landas tungo sa'yong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan,
aking nababatid. Tag-ibig mong lubos pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Pagdalaw po ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministries, organisasyon, at samahan po ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na 29 ng Abril, taong 2023, ito po ay sa Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 po ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sascon Jr. Mananatili po ang Mahal ng Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, 30 ng Abril, taong kasalukuyan, at ang misa naman na pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman po ni Reverendo Padre Reynante Tolentino, Rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po tayo sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, kami ay patuloy na nagpapasalamat din sa inyo pong lahat na nagbibigay pa rin ng tulong donasyon sa ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong po ninyo sa misa, sa ating opisina, at ang mga material na tulong na binibigay ninyo, kagaya ng bigas, dilata, noodles, kape, tubig, lahat po yan ay sobra naming pinagpapasalamat. Kagaya po ngayon, tayo po ay nagbigay sa iba't ibang institusyon at simbahan at magbibigay po sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad, kagaya ng sunog, hindi lang sa Maynila, maging sa ibang syudad. Yung ating pong feeding program tuwing Webes ng umaga ay Thursday. Salamat po sa unang Webes, 65. Ngayong ika-anim na Webes, 170 plus na pong mga kapatid natin sa lansangan ang nabibigyan natin ng
mas matinutinong pagkain man lamang. Salamat po dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa niyo pa rin pumili na gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.